Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good morning! Good morning sa lahat ang nanonood ngayon all over the Philippines, lahat ng mga estudyante or mga learners, parents, and teachers na nanonood ngayon sa ating itulay online tutorial. I hope na maibigay ko ang inyong mga kailangan ngayon dahil si Tutor Marilis for PEI, no, wala po siya ngayon. Meron lang po siyang inaasikaso. So, susubukan na ni Tutor MC na kayo ay matulungan pa rin sa panahon ngayon. Ayan. So, let me share my screen to you. Thank you, Sir Glenn. Ayan. So, for quarter 4, we are now in week 5 and 6. Malapit na tayong matapos. For PE 8, ang pag-uusapan natin ngayon ay regional and national dances of Asian influence. Ayan. So ano yung mga impluwensya ng Asian o yung ibang bansa sa ating mga dances or Philippine dances. Ayan. So si Tutor Marilis ang dapat na mga kasama ninyo since meron lang siyang importanteng ginagawa. So hindi siya ngayon makaka-attend sa ating online tutorial. Pero ganun naman, naihatid niya sa atin ang kanyang mga PowerPoint presentation. So I hope na ma-deliver ko ito ng maayos. At sana ay matulungan niyo rin ako, no? So by commenting your ideas doon sa ating comment box. So ito po yung mga ginamit niya references. Or reference, Department of Education, Schools Division of Negros Oriental, Gawasan Avenue, Daro, Dumaguete, City, Negros Oriental. Okay, so ano po yung mga objectives natin ngayon? So at the end of the tutorial, you will be able to identify the different dances or dance steps used in the regional and national folk dances in the Philippines with influences from other Asian countries. And execute the steps of the chosen folk dances. Appreciate folk dances by designing dance steps. So, mamaya, mag-execute kayo ng mga iba-ibang dance. Meron tayong i-discuss mamaya ng mga dance steps, no? And then, wherein kayo sa inyong mga bahay o kung saan man kayo ngayon, ay gagayahin niyo or i-execute niyo kung ano yung sinasabi doon. Okay? Sige, yan. So, recall lang natin yung previous nating lesson wherein diniscuss ni Tutor Marilis itong mga position na to. So yung first position, encircle both arms in front of the chest with the fingertips about the inch apart or an inch apart. So yun yung first position, no? Nakaganyan. And then yung second position, both arms raised sideward with graceful curve. So ito yung mga basic steps of folk dance, no? So kaya kailangan malaman natin kung ano-ano mga ito. And then for third position, one arm raised sideward and other arm overhead. So nakikita naman natin sa screen kung ano yung ginagawa. So nakaganon, no? Yan. Pero tingnan natin yung paa niya, no? So yung isang paa, naka-step siya, no? Hindi siya kumbaga tuwid katulad noong sa first position,
Okay, and then fourth position, one arm in the half circle in front, other arms raised overhead. So tingnan na natin, no? So yung isang kamay daw ay sabi circle in front. Okay? And then yung isa po ay nakataas. So fifth position, both hands raised overhead. So yun ang ating pang limang position. So yung both arms, at papapansin din natin ang kanyang mga paa naka-position like yung ating nasa third position. So ito yung basic na position for dancing folk dance. Ayan, for folk dance. So let's have this activity. Ito ay tinatawag na what's in. So nakikita natin sa picture ay, ayan, so identify the dance shown in the picture. Number two, if you were to think the Asian countries that would closely relate to the given picture, what countries could that be? Sige nga. So ano ba ang nakikita natin dyan? No? So yung iba, very familiar ito dahil yung iba dito ay napanood na ito sa TV. No? So yung, ano ba itong sayaw na ipinapakita sa ating screen? Sige, tingnan natin sa comments. Nagpapasalamat din po pala ako sa principal po ng San Jose Elementary School, si Ma'am Teresita Bagay, kasi siya po ngayon ang nag-accommodate po sa atin para tayo ay makapag-online. Ayan. So, ano kaya ang nakikita ninyo dito? Tingnan nga natin kung may student si Tutor Marilis na umattend ngayon. Ayan. So, iba yung iba sa atin, ano, sasabihin na Ma'am, our tutor, ito po ay parang pang-Muslim na sayaw. Ayan. Ano nga bang country ang naka-influence sa atin ng ganitong sayaw? So, mamaya pag-uusapan natin to, ha? Okay, for number three, can you give a storyline of the dance just by looking their poses, costumes, and props? Ma-assume ba natin kung anong, kumbaga, storya ang pinapakita sa larawan na ito o sa sayaw na ito sa pamamagitan lang ng kanilang mga actions, gestures or hand gestures and facial expressions. Of course, mamaya sasagutin din natin ang tanong na yan. Ayan. So that's for activity number one. Now, meron ako ditong picture. Ayan. So ito ay sample ng folk dance, no? It is called Binislakan or from Lingayen. So ang dance researcher nito si Francisca Reyes, ang meaning with the use of sticks. So kung makikita natin diyan, gumagamit sila ng sticks. And then ang dance culture niya, Christian Lowland, place of origin Pangasinan. Pero ito ay influensya ng mga Chinese, or ito ay from China. Ayan, ethno-linguistic group Pangasinense. Yan, classification, social dance. So kasi kanina doon sa ating objective, dapat ma-specify natin, no, yung mga traditional, yan, dance. Okay, and national dance. So ito naman, familiar po ba kayo sa sayaw na yan? Ayan, so yung last week kasi parang nabanggit na to ni Tutor Marilis, ano, babalikan lang natin ng kaunti dito sa activity na to. Okay, ito ay Suwaku Suwa. Ayan. So, ang dance researcher nito, si Ramon A. Ubusan. So, meaning nito ay my pomelo tree. So, yan ang ibig sabihin niya. Dance culture, lowland Muslim or coastal. And then, place of origin, Kulo, Sulu. So, doon siya, no? Sinasayaw. Ayan. Country of influence, China, Malaysia, and Indonesia. So, imagine yung iba-ibang bansa, no? Sa isang sayaw. So, napakayaman talaga ng kultura, no? Ayan, pinapakita ito sa pamamagitan ng sayaw. Tulad nito, no? Napakadaming impluensya like China, Malaysia, and Indonesia. So, hindi lang isa, no? Tatlo. Ayan, ethno-linguistic group, Tausug. And then, ang classification, kerchief dance. So, ayan, pag pinapakita yung manner ng panliligaw ng lalaki sa babae. Ayan. Okay, next picture is, ano po ang nakikita natin dito? Ayan, ito ay tinatawag na pangalay. So, ang researcher nito, si Francisca Reyes Aquino. Ang meaning niya ay fingernail. So, makikita natin sa larawan na kanilang mga may suot ay mga
mga habang kuko. Ayan. Okay, and then ang meaning nito, so ulitin ko lang, finger name, dance culture, lowland Muslim or coastal. Place of origin, Sulu. Country of influence, so ina-influensyan tayo ng mga taga-Thailand, Malaysia, Burma, Cambodia, and Indonesia. So imagine ninyo, ilang bansa yung naka-influensya sa atin ng sayaw na yan, no? So lima, kanina tatlo lang, ngayon lima na. And then ethno-linguistic group, it's Tausug, and classification, it's a social dance. Ayan. So ang pinapakita nila dito ay fingernails nila, no? Ano pa? Ano naman ito? Para sa mga familiar. Ayan. Tingnan nyo natin sa strip sa ating mga comments kung meron tayong mababasang comments. Ayan. So medyo mabagal ang ating pag-o-open. Sige. Okay. This one is tiklos. Ayan. So sa ating sa grade 7, no, when we were in grade 7, na-discuss na natin itong mga klase ng sayaw na to. So, binabalikan lang natin siya ngayon sa fourth quarter para ma-connect natin dito sa ano ba yung influensya ng Asian culture sa ating mga Philippine folk dance, no? So, tiklos, it's, ang researcher niya ay si Francisca Reyes Aquino. Ang meaning ng sayaw na tiklos, it refers to the group of peasants. O, ano ba yun, no? So, ito ay yung mga, of course, yung mga tinatawag nila kung sa atin ay, sa word natin ay yung mga alipin. Ayan. So, place of origin, Panay and Leyte. Country of influence, meron tayong tatlong bansa, no? China, Burma, and Cambodia. And then classification ay recreational dance. Ayan. And gamit siya for recreational dance. Ito naman ay famous to sa atin, ano? Ito ay sakuting. Ayan, dance researcher si Francisca Reyes Aquino. So napakadami niyan sayaw na na-research. Ano? Meaning nito refers to the rhythmic sticks producing the accompaniment for the dance. Ayan, so gumagamit sila dito ng sticks. No? And then place of origin, Abra and Ilocos Norte. Sino naka-influensya? Mga Chinese uli. No? So yung dance ito came from China. And then classification, recreational and social dance. So anyway, itong mga information na to ay came from dun sa ating learner's material. No? Ayan. So activity 2. What's new? The following terms below are used when performing folk dances. Try to decode what these terms mean. So ano kaya yung ibig sabihin ng padyak? Number 2, saludo. Number 3, set. And number 4, dip. Sige. Tingnan natin kung kayo ay nakapagsagot na, no, for this activity sa inyong ano. I-check natin kung tama yan mamaya. Okay, so what's it? What is it? No? So hands movement and gestures. Hand movements and gestures play a very important role in the whole composition of a performance to give life and meaning to the whole dance. So yung mga facial expressions, no, yung ating mga kamay, no, yung gestures natin habang sumasayaw, it's very important kasi nagpapakita ito kung ano ba talaga yung storya ng sayaw, no, kung ano yung importansya ng sayaw. Yan. This is simple movements of the hand or even a simple body gesture or facial expression shown by the dancer would even a lot in expressing the thoughts, joy, or sorrow of the performer. Yan. So, pinapakita dyan kung ano yung nararamdaman, no? Or dapat maramdaman din ng mga audience. Ayan. So, basic steps in folk dancing. In this part, you will familiarize the basic steps and arm movements of the dances like binislakan, sakuting, suwakosuwa, and pangalay. The following terms below are commonly used or the on the other side, no, or in slide, when performing the folk dances mentioned above. Okay, so itong mga words na ito. Padyak, to stomp or tap with one foot and weight of the body is on other foot. So yun yung tinatawag nating padyak. And then saludo, it means to bow. Ayan. So ito yung mga basic na steps na ng folk dancing, no? So arms in lateral position, both arms are in one side at the shoulder level and either right or left.
So, ayan. So, ito po ay pakitandaan dahil ito ang mga basic steps in folk dancing. Okay, another po ay set, a dance formation of two or more couples. So, anyway, ito po ay i-demonstrate sa inyo by next tutorial ni Tutor Marilis. No? Kasi siya yung talagang ipapakita niya talaga yung pinakadiwa nitong lesson na to, no? Siya talaga yung antay natin. Abangan natin kung paano sasayawin ito ni Tutor Marilis. Then to move the body or part of the body around the white axis. And then lift to swing one foot and land on the other foot. So siguro may mga idea na kayo kasi na last week kasi medyo na-discuss na ito ni Tutor Marilis. So ayan, parang pinabalik-balikan lang natin para hindi ito makalimutan. Okay. And then the table below contains the dance steps used and other relevant information when performing folk dances. Ito yon. So folk dances, it's different word, no? So dance step, yung tinatawag natin slide, skip, blinking, gallop. So ito yung music used 2-4 or 3-4. Ayan. And 1 meter, side close naman ang step pattern niya. So side and then close, side and then close, side, close. Kung halimbawa, ito yung ating mga paa. And then skip, 2-4 or 6-8. One count siya. So step and hop. So step and then hop, no? Blacking, 2-4 or blacking or 2-4 or 3-4. Ayan, 1-2 or 3 counts. Ayan, heel, place or close. So, i-demo sa inyo ito ni Tutor Marilis next time, no? Kasi mas malaki yung kanyang area doon at mas maipapakita niya kung ano yung tamang posisyon ng ating mga paa or ating mga kamay. So, pakitandaan lang itong mga step pattern para next time, pagka kayo na ang gagawa, hindi na kayo malilito. So, we have another dance step which is called gallop. Ayan. So, yung gallop ay 2-4 or 6-8. It's one count and step and cup. Ayan. So again, we have slide, skip, blinking, and gallop. Ayan, mincing. 2-4 or 3-4. As many as required. Ayan. So mas marami, no? Step, step, and so on. Ayan. Parallel, tortier. Ayan. 2-4, 3-4, or 4-4. As many as required. Then, katulad ng mincing. And then, pivot and turn. Heels, pivot, and turn, toes. Ayan. Pivot, turn, 2-4, 2 meters or 2 meters, step, ball, turn, and so on. Ayan. So again, pakitandaan lang po ang ating mga dance step. Kasi next time ay sasayawin nyo ito together with Tutor Marilis. Ayan. Ayan. Another po ay change step. 2-4 or 3-4, 1 meter. Step, close step. Ayan. Walk, turns, walk. Walk turns and walk step, magkaiba yon, 2-4 and 3-4 din, pareha sila ng sukat, no? Ng music use. And then 2 meters din. And then, pero magkaiba sila ng step pattern. So yung waltz turn, execute 2 waltz steps to make a turn. And then step right foot, gamit ang right foot, step left foot, close to right foot, in near, ayan, step right foot. Ayan, and then stamping. 4, 1 meter, and then music use, 2-4 and 3-4. Stamping or right and then left and close to supporting foot, left, right. Ayan. So, anak, kadaming dance steps, ano? So, ayan. Aaralin natin itong maigi para tayo ay makasabay next time. Ayan. So, for our assessment direction, you will write the term true or the word true if the statement is correct and false if it is incorrect. Comment your comment in the comment box na lang po para at least tayo ay may collaboration. At ito din ay ipapakita din ninyo doon sa inyong mga teachers. No? Sasabihin nyo na nag-participate din kayo sa ating Itulay tutorial ngayon. No? Ayan. For number one, a dance performance of two or more partners or couple is called a set. Ano po kaya yun kapag may dalawa or mas marami ka pang kapartner? So, I hope nabanggit ko ito. This one is true. Ayan. So, kung sagot ninyo dyan ay true, it is correct. Ayan. Pajak. Pajak means to bow. Tama po ba? Pajak means to bow.
Sige, tingnan nga natin. Ayan. Good morning, Miss or Miss or Mr. Walanle Amoreni. Ayan. Christelle Natanawan from grade 8, Dalia KNHS. Ayan. So, ano kaya ang sagot ninyo dito for number 2? Pajak means to ba? O tama po ba? Ayan. Tama po kaya yan? Rebecca Ambita, good morning po. Morning po, ma'am. Watching from KNHS. Ayan. Well, may virtual hug pa tayo na-receive ngayon. Good morning po. Ayan. So, ano kaya ang sagot for number 2? It's false. Ayan. Kasi, pajak means, ayan, balikan natin yung sinasabi nating pajak. Ayan, pajak to stump or top with one foot and weight on the body is on the other foot. So, yan po yung ibig sabihin ng pajak. So, yung bow ay saludo. Ayan. Okay, next. Number 3. Springing one foot. Ayan. Tama po kaya. Is it true or false? Tama kaya ito? So, ito ay tama. So, it's true. Ayan. So, kamali siguro siya ng ano dito, numbering. It's, for number 3, it's true. Ayan. Slide. Glide or glide is done through a slide close motion. So, it is true. Okay. Galloping is done by doing step and cut. So, actually, na-mention natin ito kanina to, yung galloping. It is true. Okay. So, I hope meron kayong 5 points sa unang part na ating assessment or ating quiz. Ayan, direction, connect the dance steps of folk dances in column A to their step patterns in column B. Ayan, so tingnan nga natin. Ano kaya ang sagot sa number 1, stamping. Number 2, parallel, tortillier. So I hope I pronounce it right kasi medyo parang kakaiba yung term na to for me. Ayan, touch step. So I skip. Or number 4, 5, gallop. Number 6, change step. Number 7, blacking. Number 8, slide. Number 9, waltz turn. And number 10, waltz step. So anyway, nandiyan yan sa ating module. No? So pag-aana, sagutan natin to. O de, meron na kayong 10 points. Pero sana tama ang inyong sagot. Ayan. So, yung kanina na-discuss na natin itong mga steps na ito, kung paano siya gagawin, no? So, ano kaya? For number 1, it's letter D. Stomp right, left, and close the supporting foot left, right. And then, number 2, parallel. Ang tama sagot ay pivot and turn heels, pivot and turn toes. Ayan. E, for number 3, bayan, touch close. Touch step, eh, no? Number 4, skip. Number 4, skip, is letter C. Ano po ba yung letter C? Step and hop. So, yun ay skip. Number 5, gallop. Gallop for number 5, the answer is letter B, step and cut. So, ayan. Number 6, change step. It's letter H. Step, close step. Number 7, blacking. It's letter F. Heel, place, close. Number 8, slide. Letter J, slide and close. Yeah, number 9, waltz turn. The answer is letter G. Ayan. So ano ba yan? Execute 2 waltz steps to make a turn. And number 10, waltz step, it's letter I. Step, right foot, step, left foot, close to right, in near, step, right. Ayan. So, ayan po ang mga tamang sagot. Ayan. So, I hope na nakakuha kayo ngayon ng 10 points. So, kanina meron tayong 5 points. Ngayon naman ay meron tayong 10 points. So, dapat ngayon sa ating tutorial, meron kayong 10 points. So, sana nakuha ninyo itong lahat.
Yan. Kasi mamaya, no, pwede nyo siyang i-screenshot yung sagot ninyo. Titingnan yan ngayon ng teacher ninyo kung tama ba yan. Or sa kanya yan i-re-record. Kasi ito din po yung ginagamit sa ibang mga lugar. So I hope na parehas tayo ng module para at least na nakakatulong pa rin ako sa inyo today. Yan. So assignment, may pa-assignment sa inyo si Tutor Marilis. So based on the lesson above, create dance steps of 36 counts with fundamental arms position. Yan. Pwede daw ninyo itong i-send sa kanya. So pass or send your video in my messenger account. So ito yung messenger account ni Tutor Marilis. Ayan. Look for my FB account. So ang pangalan niya po sa FB ay Marilis Aranyo. So hanapin po ninyo. Or pwede niyo po i-post sa inyong timeline tapos itag niyo po kay Tutor Marilis. Ayan. Para makita po niya na kayo ay nakakapagsayo na ng POGDA. So at least yung mga na-discuss natin ngayon. Ano? Kaya practice po tayo na pagsasayaw sa ating mga bahay. No? Yan. Para at least ito, nabubuhay natin yung mga ating kultura. No? Hindi ito nawawala sa atin. Dapat kasi ay naisa sa buhay pa rin natin. So again, kaya tayo nagsasayaw ng POGDA kasi ito ay sumasalamin sa ating kultura. Not only do sa ating kultura, sa ating geographic, no? Do sa ating, kung saan man tayo na nakatira sa ating location. So, napakahalaga ng pagsasayaw ng POGDA. So, yan. References ulit. So, again, it's from Negros Oriental na module. So, again, abangan po ninyo next time si Tutor Marilis para sa PE 8. Yan. So, parehas po kami ng oras. Naghahati lang kami 30 minutes sa PE and ang another 30 minutes para sa health. Ayan. So, yan po for PE. Now, huwag mo na kayong aalis kasi meron tayong health. Ayan. Okay. Share ko rin po ang aking health slide. Ayan. So, anyway, magandang umaga, no, sa inyong lahat. So sana hindi kayo bibitaw sa akin. Ayan, wag na wag kayong bibitaw. Kasi mahalaga ang pag-uusapan natin sa ating health aid, no? So again, ang kaya naman, no, huwag tayo sa health aid. So again, we are now in week 5 and 6. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, prevention and control of cigarette smoking and drinking alcoholic beverages. So, paano natin mape-prevent and paano natin makukontrol ang paggamit ng sigarilyo at pag-inom ng alak. So, paano nga ba? Yan. If ever na may mga iba sa atin na naka-experience na nito, paano nga ba natin sila matutulungan? Or paano kayo makakaiwas? Or paano nyo may iwasan ito? Ano kaya sa pag-uusapan natin ngayon yung umaga? Yan. So again, ako si Tutor MC for Health Aid. Ayan. So kanina kasi PE tayo, di ba? So binuhay natin yung ating kultura sa pamamagitan na pagdi-discuss natin ng importance ng dance steps or folk dance dances, no? So yan ay mahalaga. Another na mahalaga ay ang ating kalusugan. So tutulungan kayo ni Tutor MC ngayong umaga na ito para sa health. Ayan. Para kayo ay lumusog. Ayan. So, balikan lang natin yung pinag-usapan natin last time. So, ito ay napag-usapan natin yung mga myths, no? So, ito yung mga maling kaisipan natin, no? Kung halimbawa, kapag ka uminom ka ng alak, ito ay hindi ka, kumbaga, alam mo parang yung ginagawa mo, no? So, ito ay depende doon sa level ng alcohol na iyong na-take, no? So, most commonly, yung mga tao na nakainom talaga, especially hard ang kanilang nainom, medyo hindi na nila alam yung kanilang ginagawa. Kasi nga, sabi nga, tungkol balikan natin dun sa napag-aralan natin last time, no, ang unang naapektuhan nito yung ating brain. No? So, yung brain natin, yun yung magsasabi sa atin kung paano tayo gagalaw. Ayan. So, iyon ay isang maling kaisipan. At another maling kaisipan, ang pag-inom daw ng alak ay nakakawala ng COVID-19.
wag na wag kayong maniniwala doon, ano? So, hindi po yun totoo. Ayan. So, marami tayong napag-usapan last time, no? And then, the effects, no? Different effects of, ayan, drinking alcohol. And then, ano-ano yung mga iba-ibang klase ng alcohol. So, meron kasing tayong, tawag ito, inumin na hinahaluan ng methanol, which is hindi dapat kasi ito ay maaaring makasama sa ating kalusugan. Okay. Now, sa ulitin ko, tayo ay nasa week 5 and 6. Malapit na tayo, kaya huwag kayong bibitaw. Ayan, huwag tatamarin at malapit na tayong mag-move to the next level. At the end of the tutorial, you will be able to discuss strategies in the prevention and control of cigarette smoking and drinking alcoholic beverages. And then, you are going to apply resistance skills in situations related to cigarette and alcohol use. Ayan, iba natin sila sasabihan na ayaw natin, ano? Ayan, pag-uusapan natin ngayon yung umaga. Ayan, so, umpisahan muna natin for activity 1. As usual, meron ako ditong picture. Came from, ulitin ko lang, ito ay from SDO Negros Oriental. So, same kami ng reference ni Tutor Marites. Ayan, describe the editorial cartoon. What does the picture depict? Ano ba ang nakikita natin sa screen? No, meron tayong parang boksingero tong lalaking to, no, kasi meron siyang gloves, no. So mukha siyang boksingero. Yan. And then meron tayo, so ito ay isang kung sasabihin natin, isang sigarilyo. Ayan. So makikita natin na ito ay nakahiga. Ayan, may mga stars pa. Ano ba ibig sabihin nun? Pag ano, nakakita ka na star. No? So ibig sabihin, ikaw ay parang nahilo or mahihimatay, yung manner na mahihimatay ka. So, yan. Kita natin, oh, masayang-masaya yung lalaki. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Yan. So, siguro, ang iba sa atin ang sasabihin ay naiwasan niya, no? Naipanalo niya, naiwagi. Yan. Kasi ang tutor MC, ang mukha niya talagang ang saya, tapos nakataas yung kamay. So, ibig sabihin, siya ay masaya. No, so parang sabi nga ay winner. Yan. So parang siyang winner, no, nalagpasan niya yung kumbaga ay parang impluwensya, no. So yan, yung possible na siya ay inaakit ng or lumalabas sa kanya yung sigarilyo, napatumba niya po ito, Tutor MC. So tama. So I hope na in reality, no, nagagawa rin natin 'to. Hindi tayo nag katulad ng last time na nasa ating editorial cartoon, na tayo ang natalo ng bisyo natin. So, dapat ngayon, hindi tayo ang talo. Dapat tayo ay winner. Ayan. Kasi naiwasan natin sila. Bakit kailangan natin sila iwasan? Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. So, yan ay activity number 1. Okay, next. Activity number 2, what if? So, may mga situation ako dito. Tapos, lalagyan niyo sa comment box kung ito ay correct or incorrect by writing C and I C again do sa comment box. Ayan. So wag na wag kayong mahiya na mag ipakita kayo sa inyong mga teachers. Ayan. So at least magpa-participate kayo dito sa ating Itulay tutorial. Yeah. So let's start. Number 1. Your father asked you to buy cigarettes from neighbor's sari-sari store. Intusan ka ngayon. Correct ba yan? Or incorrect? Tama ba na yung tatay mo mag-utos sa'yo na, o anak, ikaw ay halimbawa ay nasa 13 to 14 years old. Sabihin na natin ganun. No? So, pwede ka bang utusan? Correct ba yan? So, siguro sasabihin nyo, tutor, question na yan kung bakit hindi kayo dapat inuutusan ng inyong mga tatay o mga adult, no, na kayo ay bumili sa tindahan ng sigarilyo. Okay, next. Number 2, hang out with friends that are using cigarettes to have a good social relationship. Pero sa totoo, yan talaga nangyayari yan, ano?
kaya ka sumasali sa kanila kasi para magkaroon ka ng kaibigan. At sa tingin mo, kapag sila yung kaibigan mo, ay maitingin sa'yo ng ibang tao, malakas ka. No? So, ganun yung kumbaga conception ng mga tao o yung paningin ng mga tao. Ayan. So, tama po ba yan? C or IC? Ano kaya ang tamang sagot for number two? Ang tamang sagot ay, syempre, it is incorrect. So, hindi yun dapat. Ano? Hindi natin yun dapat. Sigarilyo or talagang masasabi nating talamak na lasinggero. Ayan. Number three, a friend invited you to his party and told you to bring alcohol and said you have an important thing to do. And you refused and said that you have an important thing to do. Usually, nangyayari talaga yan, no? Sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, Tol, sama ka sa akin, birthday na. Birthday ko ngayon. Punta ka sa bahay, ha? Magdala ka ng, maiinom natin. Ano? Samahan mo na rin ang pulutan. Sasabi ng pa-birthday mo na yan sa akin. No? So, ano sasabihin? So, tama ba yung sinabi nung isang tao, itong bata na to, na sabi niya, ay, hindi pwede kasi may importante akong gagawin. So, tama po ba to? C or IC? Siyempre, ito ay correct. No? So, correct siya. Bakit? No? We have to learn to say, kailangan alam natin kung kailan tayo magsasabi ng oo o hindi. So, in this time, in this situation, dapat ang sasabihin natin ay hindi. Okay? Mamaya pag-uusapan natin, bakit nga ba, Tutor MC, kailangan tumanggi ako dyan, ano? Naman, maganda naman yung offer niya sa akin, invite niya ako sa bahay niya, no? So, sasabihin natin mamaya, iisa-isahin natin yung mga yan. Ayan, control of cigarette smoking. Paano natin siya makokontrol? Do not let your parents or other adults send you to buy cigarettes. So, number one yan. No, kung ang mga magulang ngayon ay nanonood sa atin, wag naman nating uutusan ang mga minor na bumili ng sigarilyo o alak. No? Sabihin na natin sa sigarilyo or alak. No? Dapat hindi natin sila uutusan kasi hindi ito dapat. At ito ay may kaukulang parusa. No? So ito ay nasasaad na rin sa ating batas. So last time na-discuss natin kung anong batas ba yun. Yan. So, kaya dapat careful. No? Kasi maaari natin paari tayong makulong, makasuhan, no? Na ikaw kasi nag-uutos ka. So, dapat ay hindi. Ask your parents or other adults at home not to smoke in front of you. Ayan. So, hindi ito pagiging maarte, no? Hindi ito, kumbaga ay sasabihin natin kabastusan, no? Nasasabihin natin. Pero syempre, we have to do it in a nice way. Course. Hindi natin yan sasabihin na, huwag ka nga dito. Tatay, huwag ka nga dito. So, para namang ano yun. Ano? So, sasabihin mo, tay, pwede po makiusap. Sana po ay hindi po kayo dito maninigarilyo sa loob ng ating bahay. Kasi maaari po ito makasama ating po sa mga nakatira dito. So, something like that. So, we have to do it in a nice way. Hindi yung basta ka na lang din nagsalita, no? Doon sa ating mga magulang o kung sino mang nakakatanda sa iyo. Ayan. So, iparamdam din natin sa kanila na dapat ay hindi din sila naninigarilyo in the first place, no? Kasi ito ay makakasama sa kanya at sa ibang tao. Ayan. Learn to say no. Kapag may nag-aalok sa iyo na gumamit nito ng sigarilyo, sasabihin mo dapat I know. Mamaya sasabihin natin kung paano ba yung mga pwede nating sabihin sa mga kaibigan or anyone na mag-i-invite sa atin na gumamit ng sigarilyo. So again, learn to say no. Hindi natin dapat yung ginagawa, lalo na sa inyong edad. Kayo ay nasa grade 8 pa lang, makikita kayo sa kanto, naninigarilyo kayo. So iba din yung magiging tingin sa inyo ng ibang tao. Ayan, smoking is not cool. Ayan, so yung sinasabi kasi ng mga kabataan ngayon, pagka nakakita sila ng taong naninigarilo,
tingin nila astig to, oy siga to, ganyan, no? So ito ay pangingilagan ng mga tao na nakapaligid sa iyo. So hindi ito tama, no? Smoking is not cool. Hindi yan nagpapakita na ikaw ay tunay na lalaki o ikaw ay isang matapang na tao. Yan. Be productive. So instead na ikaw ay maninigarilyo, iliis mo yung ano mo, yung iyong attention, no, sa ibang bagay. Like for example, ikaw ay mag-garden or mag-jogging. So maging ano tayo, creative tayo, no, para at least malibang tayo sa ibang bagay. Instead na para sa mga sasabihin nating addict na sa paggamit ng sigarilyo, siguro umpisahan natin dito sa ating healthy habits, no? Gawin natin tayo mag-exercise para at least ay maiwasan natin yung pagkagusto natin na sa paggamit ng sigarilyo. Ayan. Be empowered, no? So hindi tayo dapat na dahil sinasabi niya, tayo ay gugustuhin na rin natin dahil sinasabi niya or yung kung sino man yung nakikita natin sa bahay na adult na gumagamit ng sigarilyo ay gagayahin na rin natin. No? So, dapat alam pa rin natin kung ano yung tama at mali. And then think positive. No? So, ito yung dapat na meron tayo ngayon. Pero hindi dapat positive sa COVID-19. Ano? So, we have to think positive. No? Na ating maiiwasan ang pagiging addict sa paggamit ng sigarilyo. At syempre, hindi natin to, kung kayo man ay hindi pa nakakatikim nito, ay wag na ninyo itong susubukang tikman. Kasi hindi talaga ito maganda sa katawan. Yan, plan to quit smoking. Para sa mga naninigarilyo na ngayon, magawa tayo ng mga checklist or listahan. Bakit ba kinakailangan natin mag-quit sa pagninigarilyo? Oh, halimbawa, napansin na ng iyong halimbawa, para sa mga parents, napansin na ng asawa mo, ayan, naninilaw ka na. No? Nagbago na yung ano mo, kulay ng skin or yung ngipin, nagkaroon na ng mga tartar kasi nga, ikaw ay naninigarilyo. So, isipin na natin, paano ba tayo makakapag-quit? No? Isa-isahin natin. No, yung magagawa tayo ng checklist. Consider your diet. Himawa, pag naninigarilyo ka, tapos mahilig ka kumain ng meat, no? Mas natitrigger ito yung masamang epekto nung, lalo na yung pag kumain ka ng mga fatty food, no? So, pag nag-combine yan, ako, masama yan sa ating katawan. So, yan. Know when you crave cigarettes. Ayan, halimbawa, gustong-gusto mo maligarilyo, no? Kasi yung sigarilyo, meron yung addictive content, no? So, nakakapagpa-addict talaga siya. Wherein na, gustong-gusto mo siya, no? Sabi dyan, know when to crave cigarettes. So, kung halimbawa naman na hindi dapat dun sa lugar na yun, ay hindi ka dapat na maniligarilyo. Or dun sa oras na yun, hindi ka dapat maniligarilyo. Lalo na meron tayong mga batas na dapat na sundin. Ayan, get some support. So, ito yung pinaka, sa tingin ko, mahalaga sa lahat ng ito. Kasi, una-una ay support ng pamilya. Ayan, ng mga kaibigan, ng mga taong nakapaligid sa taong naninigarilyo. So, dapat ipaunawa natin sa kanya na masama yung paggamit nito. No? At ano ba yung mga magiging epekto? Sabihin nyo sa kanila, tayo mag-attend ka ng tutorial ni Tutor MC para at least maiwasan mo or matulungan ka na maiwasan. No? Pwede rin tayong, meron tayong mga barangay na nag-o-offer ng mga services, no? Kung saan parang mga psychologists, no? Na sila ang makikipag-usap para at least matulungan yung tao na talagang tinatawag nating addict na sa paninigarilyo, yung hindi talaga makaiwas. Ayan, so again, susuportahan natin, no? Huwag natin suportahan sa pamamagitan ng pagbili ng sigarilyo. So sabihin mo, tay, ako na bibili ng anong sigarilyo, support na support sa bisyo ng tatay mo, no? Ayan, o kuya, ako na lang bibili ng sigarilyo mo, hindi dapat yun. Ayan. So, dapat ay sabihin natin na hindi natin gagastusin ang ating kinikita na
dahil lang dyan sa paninigarilyo na yan. Kasi ito ay pwede pang makasama sa iyong kalusugan. Itong pera na ito, dapat ilaan na lang natin ito sa mas makabuluhang bagay. Like, kalimbawa ay pagkain. No? Ayan. So, ipaunawa natin. Wag lang yung para tayong nambabastos na ating mga magulang o nung adult sa atin. Get moving or engage in sports. Ayan. So, kasi kapag busy ka sa mga activities, hindi mo maiisip na manigarilyo, di ba? So, yun yun. Ibabaling natin yung ating attention sa mas makabuluhang mga bagay. Yan. Like, halimbawa, sa paglalaro, no? Oo, nagbabasketball, yan. Then, make non-smoking friends. So, una-una, huwag tayo may pagkaibigan doon sa mga tao na naninigarilyo kasi maaari itong maka-apekto rin sa atin, ano? At makadala sa atin sa mga bisyo na katulad ng paninigarilyo. So, as much as possible, dapat ang circle of friends mo hindi dapat naninigarilyo. Tandaan niyo yan. Okay. Next, ano naman sa pag-iinom? Yan. Don't keep alcohol at home. Kasi pagka meron dyan naka-display na mga alak, usually ganun, di ba? Ayan, naka-display dyan sa iyong kusina, meron ka pang isang parang portion sa bahay mo na may inuman, o pwede ka makipag-inuman. So, as much as possible, walang ganun. Okay? Huwag tayo magtago ng mga inumin or alcohol sa ating bahay. Kasi mas matitrigger pa tayo na mag-inom. Ganun. Hindi na lang nag-iinom yung tatay at saka yung nanay, no? Kasama na yung buong pamilya. So, sana hindi mangyayari yan. At ito ay, kumbaga, magiging simula na ng pagiging addict nila sa alcohol. So, paano natin masasabi na siya ay addict na? Hindi na siya makakatulog, no? Nang hindi siya umiinom ng alcohol, so something like that. Do not let your parents and other adults send you to buy alcohol. So, katulad din ng sigarilyo, no? So, wag na nating hayaan na tayo utusan kung tayo man ang anak. At para sa magulang, wag naman tayo mag-utos sa ating mga anak na bumili ng alcohol. O, anak, bili ka nilang sa kanto ng alak. Kasi magiinuman kami ng aking mga kumpare. So, bawal yun, ano? Kasi, again, nasa batas ito. Next natin na tutorial, babanggitin natin lahat ng mga batas na nakapaloob dito. Ayan, surround yourself with non-drinkers. So, katulad din ng ating sa sigarilyo, no? So, dapat as much as possible, ang kaibigan natin, hindi sila nag-iinom. Ayan. Kasi, at magiging safe tayo. Kasi dito nagsisimula yung crime, no? So, yan na yung gumagawa tayo ng mga hindi naman dapat na ginagawa ng normal na tao at ng normal na naisip. No? So, ayan. Know the consequences of alcohol abuse. So, kung talagang nag-inom ka at talagang sobra yung nainom mo, ano yung possible na mangyari sa'yo? Katulad na sinabi ko kanina, no? Maaari tayong makagawa ng mga bagay na hindi naman dapat natin ginagawa. So, yun yung possible na consequence. Makulong ka, no? O di kaya makadisgrasya ka sa daan. Halimbawa, nagmumotor ka, no? Nakadisgrasya ka. Yan, dahil lasing ka nung nag-drive ka. So, pwede ka pang makulong. At, of course, meron din tayong ginawa na masama sa kapwa natin, ano? Kaya, so, ways to say no to alcohol. Number one, sasabihin mo, pagka may nag-alok sa'yo, I'm studying. So, yun yung first natin na alibi, no? Pero ito dapat ay totoo, no? Nag-aaral talaga tayo. I don't drink. Sabihin mo, hindi po ako nagiinom talaga, no? Hindi ka napipilitin yan kung sasabihin mo yung mga ano na yan, no, statement. And I'm a minor and I'm underage. Totoo naman, ano? So, sa grade 8, talagang tayo ay nasa minor, no? Hindi tayo nasa tamang edad para gawin ang mga bagay na ito. Kasi hindi pa tayo responsible. And no, thank you. So, kung inalok ka, sige, salamat na lang, pre. No? So, ganun. All, salamat na lang. Hindi kasi ako nagiinom. I'm underage. I'm a minor.
So I'd rather get a soda thing. So kayo ay nasa restaurant at inaloka, oh, ano ang order mo? Sila, nag-order sila lahat ng alak, no? Sabihin mo na lang, ikaw ay gusto mo na lang ng soft drink, so something like that. Ayan. So ito yung mga dapat nating tandaan kung paano tayo magsasabi ng ayaw nating uminom. At bukod dyan, may mga steps tayo. Step one, just say no. So nauna, sabihin sa'yo, hey, there's a new bar in town, let's drink. Sabihin mo, no, I don't want to. Besides, we are not even allowed there. So syempre, sa mga bars, hindi tayo allowed. And of course, ngayon sa panahon ngayon, walang nagbubukas ng mga bar, no? Kasi bawal na bawal talaga yan. Okay, next step. Step number two, say no again and again. So yun, uulitin lang natin yung step number one, say no, no? So palagi lang tayong tatanggi. We'll just drink and smoke a few and then we will go home. So yun yung sinasabi sa'yo ng, ano mo, ng friend mo. Sabihin mo naman, no, I really don't want to smoke and drink. Oh, so sabihin mo lang pa ulit-ulit na hindi, ayaw ko po. Okay, step number three, suggest another activity. Kung talaga ang kulit ni friend, no? Come on, this is just one time. No? Kasi yung minsan, yung one time na yun, dyan pa tayo nagkakamali, di ba? Come home with me instead and let us do our school project together. Yan, snacks is on me. So parang sasagutin mo, ako na lang sagot sa snack. Sige, tayo umuwi na lang, tapos mag-aral tayo. O di kaya naman eh, gawin natin yung mga project na dapat natin gawin. Yun. Okay, so that is step number three, suggest another activity. Or pwede sabihin mo, maglaro na lang tayo ng chess. No, mas maganda pa yun. Ayan, kasi yung hangover after na pag uminom ka ng alak, mayroon tayong tinatawag na hangover. So yung hangover, makakapil ka ng nasakit ang ulo mo, nasusuka ka, hindi ka makatulog ng maayos. So yun, napakahirap nun, maranasan, ano. Ayan. Kaya dapat ay mag-isip tayo ng ibang bagay para hindi tayo, or para tayo ay makaiwas, no, sa mga ganitong sitwasyon. Step number four, give a reason. Ayan. We do our school project anytime, but the bar is not always open. I really don't smoke and drink because it's not healthy for me. Besides, we can be in trouble with the law. So tandaan natin, meron tayong mga batas, ano, lalo na yung mga minor na nakikita sa daan, na nakikipag-inuman, maaari ang mga magulang din nila ay makasuhan din dahil napapabayaan kayo, no? Next, step number five, walk away. Ayan, so sabihin sa'yo, one bottle and stick only, no? So inalukan na ng paninigarilyo din. No, thank you. I really need to go home. My parents are waiting for me. So sasabihin mo na lang na gano'n. Okay? So walk away. Wasa natin, malis tayo para hindi na tayo kulitin, no? Kaya kinukulit kasi nandun ka pa, eh, no? So dapat eh, malis ka na lang para at least maiwasan mo yun, no? Okay, now let's have a quiz. So we still have 7 minutes. Multiple choice. Choose the letter of the best answer. Please type the letter of your choice in the comment section below. So ang source natin, STO Negros Oriental, Health Aid 4Q4B. Number one, what are the strategies or ways to prevent and control the use of cigarettes and alcohol? Is it A, be with non-drinkers? B, with non-smokers? C, engage in sports? And D, all of the above. So ano po kaya ang possible answer for number one? Or ano ang tamang sagot? Ano ba yung mga strategy na yan? Siyempre, lahat yan. Dapat tayo ay magagawa natin yan, ano? So ito yung mga ways or strategies to prevent and control the use of cigarette and alcohol. Number two, the following are healthy alternatives to cigarette and alcohol use. A, chew a piece of gum. B, drink a glass of water. C, floss and brush your teeth. And D, all of the above. Ayan, something possible alternative na then healthy alternative to cigarette and alcohol use. It's letter D. So lahat yan dapat ay magagawa natin. Ayan, so we have to drink water, floss and brush your teeth.
So especially kapag ka sa sigarilyo, no, medyo maninilaw yung ngipin mo dyan at unti-unti na itong masisira at mabubulok. Yan, hanggang sa mabumi ka na. Yan. Number three, you are not allowed to smoke cigarette and drink alcohol because A, it is against the law. B, it is not healthy. C, you are a minor. And D, all of the above. Ano po ang answer? You are not allowed to smoke cigarette and drink alcohol because it's letter D, all of the above. Yan. Number four, the best response to say no when someone invites you to consume alcohol. A, I don't drink. B, I don't have money. C, I don't like you. Naku. D, none of the above. Saan po ba ang best response to say no when someone invites you to consume alcohol? Paano mo siya sasabihin na ayaw mo? So pwede bang yung sasabihin mo yung letter C, I don't like you? No? O pwede bang sabihin na wala kasi akong pera? Ayan. O yung letter A, I don't drink. So it's letter A. Ayan. The correct answer for number four is letter A. Number five, what is the first step to refuse someone who offers you to drink and smoke? Ano yung una-una mong step? Kanina nabanggit natin yung mga steps na yun. Ayan, may sagot na. Letter B, say no. Yan. So, una-una, sasabihin natin, I know. And then yung second din, di ba? Say no pa rin tayo. So, ayan, it's letter B. Okay. So I hope meron tayong nakuhang 5 points ngayon sa ating tutorial sa Health 8. So sana ay naitulay natin ang ating Health 8 ngayong araw na ito. Okay. So meron akong iiwanan sa inyo na health code. So health code of the week. If you don't want to stop smoking and drinking alcohol, just learn to love yourself. Kapag gusto mo na mag-stop na manigarilyo at uminom ng alak, sabi dyan, just learn to love yourself. Kasi if you love yourself, you will not do these things. No? So hindi ka na maninigarilyo, hindi ka na mag-iinom kasi mahal mo yung sarili mo. No? Hindi naman ito sa sasabihin natin na ito ay parang magyayabang ka. No? Hindi. So ito lang kasi yung tama nating gawin. No? So again, kung mahal mo ang sarili mo, wag na wag mo susubukang tumikim, uminom, no? Tumikim ng sigarilyo o uminom ng alcohol o ng alak, no? Kasi dapat nating pangalagaan ang ating health dahil minsan lang tayong mabubuhay sa mundong ito. No? Wala na tayong next time, no? Wala tayong kumbaga sasabihin, i-undo natin yung ating ginawa. Kumbaga sa computer, hindi ito pwedeng i-undo, no? Pwede mo, halimbawa ay automatic delete ka agad, no? Kapag ka nagkamali ka, madedelete. So parang ganun, no? Again, mahalin mo ang sarili mo kasi walang ibang magmamahal sa iyo ng tunay kundi ang iyong sarili bukod sa Diyos, no? So sana ay natuto kayo ngayong araw na to. So again, ako si Tutor MC para sa ating Health Aid. So again, sama-sama tayo next tutorial, no? So again, 10 to 11 a.m. Ayan, huwag na huwag kakalimutan at huwag a-absent sa ating tutorial. Ngayon, kung hindi ka nakapanood, meron tayong recorded na videos, no? Mapapanood natin sa DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines at DepEd tayo. And of course, meron din tayong mga recorded videos sa ating YouTube channel sa DepEd TV Official. So, wag na wag ninyong kakalimutang manood ng Health Aid. Lalo na, paka-importante na ating mga dinidiscuss. Okay, so thank you po for listening and I hope na ituloy na naman natin ang ating PEN Health ngayong araw na ito. So, see you next time and have a good day. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw.
tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!